as of 4 in the afternoon ay huling namataan ang sentro nitong si Bagyong Jenny, 485 kilometers na lamang po sa silangan ng Basco, Batanes. Taglay na nitong hangin na 155 kilometers per hour, so patuloy pa rin po itong lumalakas, kung kanina 140 kph po ito, at yung gustiness hanggang 190 kilometers per hour na. At mabagal pa rin po ang pagkilos ito pahilagang kanluran sa bilis lamang na 15 kilometers per hour. Pinalalakas pa rin itong si Bagyong Jenny ang habagat or southwest monsoon over many areas of Luzon, lalo na dito sa may southern portion at malaking bahagi rin ng Visayas and western Mindanao. Ito po yung latest track ng PAGASA regarding kay Typhoon Jenny. Inaasahan po ngayong gabi hanggang sa Wednesday ay kikilos pahilagang kanluran or paakyat na pakaliwa dito sa may North Philippine Sea, and from Wednesday up until Friday, kung saan nasa labas na ito ng ating area of responsibility, ay kikilos naman ito pakaliwa. Inaasahan pinakamalapit itong si Bagyong Jenny dito po sa Batanes sa araw po ng Wednesday, and that's tanghali po. Nasa less than 200 kilometers lamang po mula dun sa mata nito si Jenny yung Batanes. So inaasahan po yung direct effect ng ating mga kababayan sa Batanes and even Babuyan Islands ng nasabing bagyo. Inaasahan naman pong tatawid dito sa may southern portion of Taiwan itong si Bagyong Jenny pagsapit po ng Thursday ng madaling araw hanggang tanghali. And then pagsapit po ng gabi ng Thursday ay lalabas na rin ito ng PAR papunta po dito sa may southern portion of China, kung saan patuloy itong ihina. Inaasahan po yung ating peak intensity, kung ngayon po ay nasa 155 kph po ito, by tomorrow posibleng umabot pa ito sa 165 kilometers per hour yung maximum sustained winds niya. So mababa po sa ngayon yung chance na ito yung lumakas pa bilang isang super typhoon. But nonetheless, magiging isang malakas po ito na bagyo. Samantala, yung ating diametro o yung kabuang lawak nitong si Bagyong Jenny ay nasa 560 kilometers po. So yung radius niya is nasa almost 300 kilometers po from the eye up unto the outer portion of the bagyo. So ibig sabihin po, malaking bahagi po ng Northern Luzon na maapektuhan sa mga susunod na araw ng bagyo, habang lumalapit po dito sa may parting Batanes yung sentro o yung mata nitong si Bagyong Jenny. Sa ngayon po, mas maraming lugar na ang merong signal number 1. Signal number 1 po dito sa Batanes, kayo din sa malaking bahagi po ng Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands. Signal number 1 pa rin po sa northern and eastern portions of Isabela, kabilang na Makunakon, Divilakan, Palanan, Santa Maria, San Pablo, Tumawini, Kabagan, Ilagan, San Mariano, Santo Tomas, Dinapige, Benito Soliven, Naguilian, Gamu, Quirino, Delfin Albano, Quezon at Malik. Signal number 1 din po sa malaking probinsya ng Apayao, ganyan din sa northern central portions of Ilocos Norte, particularly Carasi, Vintar, Burgos, Dumalneg, Bangi, Pagudpod, Adams, Nueva Era, Pasukin, Bacara, Lawag, San Nicolas, Sarat, Pidig, Dingras, Solsona, and Marcos. Meron din po tayong signal number 1 na dito sa northeastern portion of Abra, particularly Tineg, Lakub at Maligkong, at sa northern portion din po ng Kalinga, particularly Balbalan, Pinukpok, Rizal, and Tabo. So by tomorrow po, possible na yung mga malalakas na hangin in many areas of Northern Luzon, at possible na madagdagan pa po yung mga areas dito sa norte na magkakaroon ng tropical cyclone wind signal number 1, at ilan pa sa mga bahagi ito, lalo na sa may extreme Northern Luzon, ay posible mag-upgrade pa ito signal number 2 and worst case scenario signal number 3. Base naman po sa ating latest satellite animation, sa mga susunod na oras, yun pa rin pong eastern side of Luzon na magkakaroon ng direct effect nitong si Bagyong Jenny, pinaka-apektado ng mga pag-ulan at may kalakasan na rin na hangin dito po sa may Cagayan Valley, lalo na sa may Cagayan and Isabela, pababa ng Aurora, at maging dito rin po sa may Quezon Province, asahan po yung outer portion nitong si Jenny magdadala ng mga pag-ulan, Camarines Provinces, and Catanduanes. Kita rin dito sa ating satellite animation yung mga magiging paulan ngayong gabi hanggang bukas ng madaling araw. Epekto po ito ng habagat or southwest monsoon na siyang pinalalakas ng bagyo. We're talking of Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, malaking bahagi rin po ng Western Visayas, at dito rin po sa may Mimaropa, at even dito sa may Cavite and Batangas, possible din po yung mga pag-ulan dulot ng habagat. Other areas of Luzon, kabilang Metro Manila, may mga possibilities din po na mga localized thunderstorms na epekto na rin po nitong si Bagyong Jenny, at yung habagat din po posibleng maka-apekto pa sa ilang bahagi ng western or central and eastern portions of Visayas.
By tomorrow, direct effect na po ang mararanasan ng ating mga kababayan dito sa may extreme northern Luzon at mga kalapit na lugar, itong Cagayan, Apayao, and Ilocos Norte. Dahil meron na po itong signal number 1, possible po yung mapagbugso ng hangin at may kalakasan na ulan, lalo na po sa gabi hanggang sa susunod pa ng mga araw, Wednesday po ng hapon. Dito naman sa may eastern side of Luzon, asahan pa rin ang maulap na kalangitan. Aurora, Quezon, and almost the entire Bicol region, asahan pa rin po ang makulimlim na panahon na sasama ng mga pag-ulan, lalo na po sa hapon hanggang sa gabi. At patuloy ang epekto ng southwest monsoon over the rest of Luzon. At pinakamalalakas ang mga pag-ulan by tomorrow sa Zambales, Bataan. Ito rin po malaking bahagi ng Mimaropa, lalo ng Occidental Mindoro and Palawan. May paminsan-minsang malakas na ulan na posible magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa Metro Manila, huwag kalimutan po magdala ng payong. Possible pa rin ang maulang panahon by tomorrow at mas posible lumakas pa pagsapit po ng Wednesday. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, pinakapektado ng habagat or southwest monsoon ang western portion, habang ang central and eastern Visayas, mostly cloudy skies naman, at makakaranas din po ng mataas sa chance ng ulan as early as tanghali hanggang sa gabi. So walang direct effect coming from Bagyong Jenny. Habang dito sa Mindanao, patuloy ang generally bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan araw ng Martes, at mataas pa rin ang chance ng mga pag-ulan sa Zamboanga Peninsula and Bangsamoro region na bahagyang epekto na rin po ng southwest monsoon. So yung mga magiging pag-ulan, lalo na dito sa may eastern side and central portions of Mindanao, ay dahil naman sa localized thunderstorms. Please take note, itong mga lugar natin, meron tayong nakataas dito na weather advisory. And even dito sa may kulay blue na direktang epekto po nitong si Typhoon Jenny for the next 3 days po yan. So ngayong gabi hanggang bukas, magkakaroon tayo ng 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan or mga light to moderate with the times heavy rains over Batanes, Cagayan, and Ilocos provinces, direktang epekto nitong si Bagyong Jenny. Habang dito naman po sa may central and southern Luzon as well as western Visayas, lalo nitong Zambales, Bataan, Occidental Mindoro and Palawan, asahan po yung occasional rains, epekto ng southwest monsoon. Pagsapit naman po ng Wednesday, patuloy pa rin ang mga pag-ulan sa maraming lugar dito sa norte dahil kay Bagyong Jenny, kabilang ng Northern Cagayan, including Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, and Northern Apayao, habang sa Batanes, posible pang umabot sa almost 200 millimeters or moderate to heavy with at times intense rains yung mga magiging pag-ulan pagsapit po ng Wednesday, kung saan pinakamalapit niya itong si Bagyong Jenny. And dito sa Metro Manila, asahan po natin pagsapit ng Wednesday, gayon din sa Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Cavite, Batangas, at magiging dito pa rin po sa Occidental Mindoro at sa Calamian and Cuyo Islands sa Palawan, possible din po ang mga 50 to 100 millimeters na ulan. Iyan po ay nakadepende sa inyong DRR kung posible pang magkaroon ng mga suspension or yung mga magkakaroon ng mga paulan natin, mga light to moderate rains po yan. Yung mga nabanggit natin na lugar, mag-ingat pa rin po sa mga posibleng pagbaha, lalo na sa mga low-lying areas. May chance rin po ng mga pagguho ng lupa sa mga bulubundukin na lugar, knowing na nagkaroon na tayo ng mga pag-ulan nitong mga nakarang araw at possible din po ang pag-apaw ng mga ilog. At meron din tayong gusty conditions, epekto pa rin po ng southwest monsoon. Meron tayong paminsan-minsan malakas na hangin ngayong gabi hanggang bukas dito sa malaking bahagi ng Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Metro Manila. At pagsapit ng Wednesday, October 4, Metro Manila, possible pa rin po yung pabugso-bugsong hangin, epekto ng southwest monsoon, hindi po nitong si Bagyong Jenny, gayon din ang Bataan, Southern Aurora, malaking bahagi pa rin ng Calabarzon at parte ng Mimaropa at Bicol Region. At panghuli, bukod dun sa ating ulan at hangin, meron din tayong babala sa matataas sa mga pag-alon para sa mga maglalayag nating kababayan. Nasa hanggang 5 meters po or nasa isa't kalahating palapag ng gusali o higit pa ng mga pag-alon na posibleng maranasan dito sa Batanes at malaking baybayin po ng Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands. Most likely po pagbabawalan na yung small sea vessels, lalo na yung mga nangingisda, at posibleng na rin pagbawalan sa mga susunod pa na araw yung anumang uri ng sasakyang pandagat, knowing po na meron na tayong signal number 1 doon. Ilang areas pa dito sa Northern Luzon, lalo na dito sa may coastal waters ng Isabela, posible pa rin umabot sa 4 na metro yung taas ng mga pag-alon ngayong gabi, at possible na rin magtaas ng gale warning bukas or sa Wednesday. At ilang bahagi pa rin po ng ating bansa, ilang baybayin pa rin ng Luzon, in particular, lalo na dito sa may western portion, sa may West Philippine Sea, ang posible magkaroon din ng gale warning habang tinatawid ang Southern Taiwan nitong si Bagyong Jenny.
Kaya naman po, lagi magantabay sa updates ng PAGASA, yung ating Tropical Cyclone Bulletins. In effect pa rin po yan every 6 hours for today. But by tomorrow, possible po na every 3 hours na yung ating frequency ng mga Tropical Cyclone Bulletins. So that starts at around 11 a.m., 2 p.m., 5 p.m., 8 p.m. and so on. Habang yung ating weather advisories o yung mga babala in terms of malalakas na mga pag-ulan dulot ng habagat, every 12 hours po yan. So that's 11 p.m., 11 a.m. and so on. At yung ating mga thunderstorm and rainfall advisories as well as heavy rainfall warnings, makikita po nyo yan sa ating official websites, sa ating Twitter pages, sa ating Facebook page, at sa ating YouTube channel. Possible po na mag-report tayo regarding dun sa ating mga heavy rainfall warnings. Wala po yung pinipiling oras.